Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer na nga po pala ito. Bali ngayong araw na to ay magpa-first harvest tayo dito sa ating bali 48 days. Kasi kagapon 49 days yun. O tama, 48 days magpa-first harvest tayo mga kagulay. Yan, may mga nakuha na dyan. Bali ito ay hahakutin na lang nila mga kagulay. Huwag nyong asahan na marami kagad mga kagulay kasi first harvest pa lang siya mga kagulay. Yan, may mga naiwan sila mga kagulay o. Yan. Magsabihin ko parami ng parami mga kagulay yan. Iniiwan lang dyan daw sa hakutin nila mga kagulay. Yan siya ang ating kaliksto. Ito ay 4-3 mga kagulay. Bilang na to mga kagulay kasi namumulaklak na siya. Binilang ko lang siya. Siyempre hindi naman ano to. 5,000 talaga to mga kagulay. Kaso hindi nga naitanim yung iba gawa ng pinandemo. Kasi sa 5,000 mga kagulay kasama na yan. Dapat dyan natataniman mga kagulay dyan sa dinemohan mga kagulay. Mali ito na nataniman dito nasa 4-5 mahigit kaso may mga namatay mga kagulay. Hindi ko naman itatanggi nga hindi ko mape-perfect talaga na mabubuhay lahat. Kaya nung binilang ko ulit siya, 4-3 siya mga kagulay. Mga nasa 4,307 yata. Di, isarado na lang natin 4-3 mga kagulay. Yan siya mga kagulay. Yan. Mapapansin nyo, marami rin naman siya mga bulaklak mga kagulay. Yan. Kasi bago pa nga. Yan siya mga kagulay, marami rin din siyang di pa nakaka-grass cutter mga kagulay, marami rin siyang mga ano. Ayan ang mga bunga niya mga kagulay. Siyempre kapag unang harvest, saan nyo na malalaki talaga siya mga kagulay. Ayan. Hakutin nila yung mamaya mga kagulay. Pero dito nahakot na mga kagulay. Yun dyan, nahakot na nila. Papakita ko sa inyo yung mga nahakot na mga kagulay. Kumbaga dito lang ako nag-intro, dito lang ako nagsimula mag-vlog. Bali to, ulitin ko mga kagulay, Calyxto F1 to mga kagulay, tinanim to noong February 22 mga kagulay. Kahit balikan nyo yung mga upload ko, February 22 yon mga kagulay. Ayan, kaya 48 days siya ngayon mga kagulay. Ayan siya, magpa-first harvest tayo. Kung napapansin nyo, nakatali na rin ako ng twine mga kagulay. Ayan, ayan yung discarte ko nga dati yung, yan, ano dyan yung cable tie. Tapos tatali dito mga kagulay, gaganyan yan para hindi siya matumba basta-basta mga kagulay, ganyan. Yan. Yan yung discarte ko mga kagulay. Sa mga nanonood, hindi ko sinasabing gayahin nyo mga kagulay, nasa sa inyo yan. Kung gagayahin nyo, walang mag-ano sa akin mga kagulay. Kumbaga wala, di naman ako magkakapera. Kung di nyo gagayahin, hindi rin naman ako magkakapera mga kagulay. Kumbaga, ginagawa ko lang to ng vlog mga kagulay, kaya video para maging basihan lang ninyo mga kagulay. Nasa sa inyo pa rin yan kung di nyo... Kung gagayahin nyo o hindi mga kagulay, yan yung mga taga-hakot natin mga kagulay. Shout out guys, sa nagtanaw daron. Ay, mga kagulay. Nakakot na nila mga kagulay. Doon pa sila mag-hakot. Bali dito, tapos nakakotin yung simula dyan, kasi atsal yan mga kagulay. Ano? Simula dyan, hanggang doon, nakakot na nila mga kagulay, dito na lang. Yan, dito hanggang dyan. Bali, papakita ko sa inyo mga kagulay, yung nakakot na nila. Papapupunta tayo dun sa, no, sa kubo mga kagulay, papakita ko sa inyo yung nakakot na nila. Bali, hindi pa nakalahati mga kagulay kasi hanggang dito yan. Kung mamantakin nyo, kung susumahin nyo mga kagulay, hanggang dito yan. Eh itong katapat na ito, atsal na ito mga kagulay, kaya wala pa sa kalahati yung nakakot nila mga kagulay. Nandun pa lang sila, yan pa lang yung natapos. Eh papakita ko sa inyo yung nandun, yung umbok nila. Ito naman yung ano natin, yung demo natin sa Swiss seed. Ito may ampalaya, itong dalawang linya lang, tapos may makisig, nasa apat na plat, pero single row lang mga kagulay, daanan na lang natin. Tapos may pipino, hindi pa tumutubo mga kagulay, kagahapon lang tinanim. Tatlong ano rin niya mga kagulay, tapos may calyxto rin sila mga kagulay. Ayan, tapos meron ding kalabasa doon, meron ding super deluxe ba yun na, ano, na watermelon, tapos doon may mais doon mga kagulay. Kumbaga sinama ko lang dito sa vlog na to kasi nadaanan lang mga kagulay. Papakita ko ngayon sa inyo dito sa atsal natin. Wala pang na-harvest dyan mga kagulay. Wala pang hinog. Yan mga kagulay. Pumunta tayo doon. Papakita ko sa inyo yung na-harvest na nila. Yan. Dadaan tayo. Dito. Wala na yan. Papabunot ko na yan bukas mga kagulay. Kaya kung nakikita nyo may mga tao doon. Kinukuha na nila yung mga ano. Yung mga naiiwang bunga mga kagulay bago bunutin bukas. Sayang naman kasi kapag di nila kuhanin mga kapitbahay dito, yan, pinapakuha ko na siya mga kagulay. Yan.
O, bunot natin yung bukas kasi tataniman natin ng watermelon. Kasi yun yung request ng ano, ng may-ari ng lupa, watermelon to mga kagulay. Yan siya. Ito na mga kagulay yung ating, yung kadilang na, pangalan nito, na kadilang hakot mga kagulay. Tingnan nyo yung bunga niya mga kagulay, mga quality talaga siya. Yan. Yan, green na green yung calyx. Tapos matataba talaga siya mga kagulay, malalaki talaga siya. Yan, yan ang unang harvest natin. Ito, pangatlong harvest na sa ating sitaw mga kagulay, mga ito ay makisig. Bale ito, tatlong ano pa lang to mga kagulay, tatlong plot. Doon ba nag-harvest ba sila mga kagulay? Sa lukuyang nag-harvest sila. Kumbaga pinipilian ko na para mabilis. Kumbaga habang nag-harvest sila may nag-ano dito, pinipilian ko na rin. Ito, nagsisimula na akong mag-ano, mag-classify dito mga kagulay. Ano mga kagulay? Ito kalalaki kapag mga unang bunga mga kagulay. Ayan o. Mga quality talaga siya. Ayan siya. Ayan ang ating talong. Awan ko kung aabot to mga... Sana nga umabot to ng 200 kaya 300. Hindi natin malalaman mga kagulay. Kasi kapag unang harvest mga kagulay, saan natin yan na magaan. Alam yan ng mga nagtatanim talaga ng talong. Magaan talaga kapag mga unang harvest. Hanggang pang lima mga ganyan magaan yan. Pero pag mga nasa... Sobra na lima, dyan na bumibigat yung bunga mga kagulay. Kaya ito, ganyan na tumpok, di ko alam to, mga baka wala pang 100 tong ganyan. Pero kapag yung mga pang-anim, pang-pataas, mga ganyan kaumpok mga kagulay, mabigat na. Ibig sabihin, abot na yung mga 100, 150 yung ganitong tumpok. Pero ngayon, unang harvest pa kasi, magaan pa siya mga kagulay. Magaan pa siya. Kumbaga ito, mga nasa 8 o kaya 10 ang isang kilo, samantalang kapag pang-anim na harvest, hindi pa ganong kalaki yan, pero mga 7 lang ang isang kilo mga kagulay kasi mas mabigat talaga siya kapag gumugulang na yung puno ng talong mga kagulay. Kaya ito, sa ganitong ano nga talaga mga kagulay, magaan pa to. Yan siya. Kaya, yan. Nakita niyo naman mga kagulay, nandun pa sila nag-aakot, kalahati pa lang. Wala pa nga sa kalahati yung nakaakot nila mga kagulay. Kaya salamat pa rin tayo sa Panginoon mga kagulay at kahit na ganito, na inabot din ng ulan-ulan dito, tapos init ng dire-diretso, ay may na-harvest pa rin tayo. Mga may binigyan pa rin tayo ng biyaya ng Panginoon mga kagulay. So, ayun mga kagulay. At saka dito sa Pilipino pala, meron pa rin na-harvest yan, pero hindi nakalaki yan mga kagulay. Yan siya. Yan. Meron pa rin pero hindi na yung mga straight talaga. Yan, may mga ganyan-ganyan na, balikuna mga kagulay. Yan. Sasama na rin natin doon sa pagano mga kagulay. So, hanggang sa muli mga kagulay. Grave Gift Farmer nga po pala ulit sa mga bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video o kaya vlog sa munting channel ko. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.